At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Hello, ma'am. Naririyan ka pa rin ba? Ha? Oo. Naku, ano kaya ang gagawin ko? Nasaan ka na, ma'am? Pwede ba? Huwag mo akong tawaging ma'am. Di pa naman ako guru eh. Eh, pagbibigay galang ko lang naman sa'yo, ma'am eh. Naku, at inulit mo pa talaga, no? Sabi na huwag mo na akong tawaging ma'am eh. Oh, sige, anong tatawag ko sa'yo kung ganun, miss? Miss Taray? Naku, nakilala pa yata ako ng kumag na ito. Naririto na ako sa sinabi mong lugar kung saan tayo magtatagpo para sa pagtuturo ko sa'yo. Eh, bakit kasi? Sa dinami-dami ng taong matatawagan ng ukray kong kaibigan, ito pang siyabang nirekomenda sa akin. Ano ang gagawin ko ngayon? Ma'am, nasan ka na ba? Miss Taray, ano na? Matutuloy ba? O kakancel na lang natin? Ha? Naku, niyabang talaga. Kung hindi lang talaga ako nangangailangan na magtuturo sa akin. Kanina ko pa sinupalpal. Yabang talaga. Hello, miss. Naririyan ka pa rin ba? Oo. Eh, kasi miss, estudyante rin ako eh. At hindi na ako pwede mamaya. May klase na ako. Kung hindi tayo matutuloy ngayon, eh, mamayang hapon na lang. Kasi dediretso na ako ng klase ko hanggang alas 11:30 ngayong umaga. Sige. Tatawagan na lang kita ulit mamaya kung matutuloy na. Okay, sige. Bye. Naku, ang sarap-sarap supalpalit. Teka nga, matawagan ko ng bruhitang yun. Masirmunan. Pambihirang babae yun ah. Magsasabi-sabi ng oras at lugar. Siya naman palang wala. Nasayang tuloy ang oras ko ngayon. Yung itong tinanggap ko dahil inirekomenda ng kaklase ko. Tapos, i-injury na lang pala ako. Bahala siya sa buhay niya. May assignment ka ba? Naturuan ko na ba ni Nathan? Sinong Nathan? Yung tutor na inirekomenda ko sa iyo. Oh, Nathan palang pangalan ni Yabang. Hoy, ano? Patingin nga ng sagot. Pakiupyan naman, oh. Anong pakiupyan sinasabi mo? Ako nga itong mangungupya sa iyo, eh. Ha? Bakit? Hindi ka ba nagpaturo? Hindi ba kayo nagkita? Eh, kwan kasi. Anong kwan? Natulala ka dyan. Nagwapuhan ka sa kanya, no? Anong nagwapuhan ang sinasabi mo? Hindi nga kami nagkita eh. Ha? Bakit? Pinospon ko. Ano? Paano ngayon yan? Walang sagot sa assignment mo. Ibig sabihin, wala akong magkukopya sa'yo. Bakit? Makikikopya ka sana sa akin? Oo. Hindi ba't sinabi kong dadalo ko sa reunion namin magpipinsan? O, paano ka pa makagagaw ng assignment kumuwi? Sa iyo ako maasa na makikikopya ako. Dahil akala ko ay... bakit kasi? Anong nangyari? Bakit hindi mo tinuloy ang pagpapaturo kay Nathan? Ang tali-talino kaya ni Nathan. Siguradong magagat all mo ang sagot sa assignment mo kung nagpaturo ka sa kanya.
Ano ka mo? Hindi mo tunay na anak si Nathan. Oho. Ano po mo siya kung ganun? Parang ganun po. Talagang ganun? Inang nga ang tawag sa'yo, hindi ba? Teka, paano ba naging ampon si Nathan? Kaano-ano mo ang mga magulang ng bata? Wala akong relasyon sa mga magulang ni Nathan. Napulot mo na bang siya? O ibinigay lamang sa'yo ng isang diskrasyadang... Ma'am! Sumasakit na naman ang ulo ko, Yaya. Masakit talaga ang ulo ko. Ay, naku. Gusto mong ibalik ito sa hospital? Mabel, bakit ka napatawag? Nathan, dumiretso ka raw sa ospital mamayang dismissal mo, sabi ng inang mo. Dediretso ako sa ospital? Bakit? Sino na naman ang na-ospital? Si Ma'am Sofia. Ibinalik namin ni inang mo sa ospital dahil sumakit ng matindi ang kanyang ulo. Ha? Sige. Magkita na lamang tayo sa ospital kung ganon. Bye. Bye. Nathan? Ellen, ikaw pala. Hindi pala kayo natuloy ng kaibigan ko? Oo. Ano ba naman yung kaibigan mong sinasabi mo sa akin? Ninja na ko. Naku, pasensya ka na. May emergency kasing nangyari sa kanila, kaya pinakansel ang usapan ninyo. Oh? May emergency ba? Oo, kaya pwede raw. Ngayon na kasi okay ng schedule niya. Naku, ako naman ang may emergency ngayon. Ha? May emergency din kasi sa bahay, kaya kailangan kong umuwi. Pagkasabi na lang sa kaibigan mo, pasensya na siya. At may emergency rin akong pupuntahan. Sige Ellen, nagmamadali ako. Nakakaasar talaga ang kumag na yun. Masyadong nagpapaimportansya. Ikaw naman kasi, makikipagkita na sana sa'yo eh. Ikaw ang mayaw. Ano ka ngayon? Dinga nga. Huwag mo na nga akong sisihin. Ang mabuti pa ay pagtulungan na lang natin gawin tong assignment ko sa math. Ngayon pa? May klase na ako. Paano ba kita matutulungan? Damuhong kumag na yun eh. Ginantihan pa yata ako. Hindi ka ginantihan noon. Nagkataon lang na may emergency sa bahay nila. Nagmamadali nga siyang umalis eh. Paano ngayon to? Anong isasubmit kong assignment kung ganun? Ikaw naman kasi. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na gagawin ko na? Pero anong sinabi mo? Gusto mo si Nathan? Kasi nga, bilib na bilib ka sa kanya. Nakesyo, lagi siyang nagtatap sa klase niya sa math. Talaga, kung ikukumpara mo ako sa kanya, baka wala pa sa kalahati ang talino ko sa talino niya. Perfect kaya, lagi ang score noon. Kaya nga, marami ang nagpapaturo sa kanya eh. Paano yan? Anong plano mo? Bell na pala. Iwan na kita dito at papasok na ako sa klase ko. Uwi na lang ako. Ano? Bakit? May math subject ka pa. Papasok nga ako, pero wala naman akong ipapasang assignment. Wala rin. Kaya uwi na lang ako. Inang? Ay nako, salamat naman at naririto ka na. Si Mabel, nasaan? Hindi ko siya kasama. Pero siyang nagsabi sa akin na dinala niya dito si Ma'am Sofia. Bakit po? Ano ba ang nangyari kay Ma'am Sofia? Biglang sumakit ang kanyang ulo. Nagsisisigaw nga sa tindi ng sakit. Kaya ko siya dinala dito sa ospital.
ganun po ba? Kawawa naman pala si Ma'am Sophia. Eh, hindi kaya epekto yun ng kanyang pagkakabangga inang? Eh, malamang. Pero hindi tayo nakakasiguro. Tanging ang doktor lamang ang makapagsasabi niyan. Kaya nga siya ipapakonfine para maobserbahan. Nasaan ka na naman ba? Kalalabas yung pangalan ng kulungan eh, bumalik ka na ulit sa mga barkada mo. Paano ba? Tinawagan mo lamang ba ako para sermonan? Lumayo na nga ako dyan sa bahay kanina eh. Umuwi ka dito sa bahay ngayon din, Brando. Sorry, Papa. Uuwi lamang ako dyan. Kung titigilan mo akong kapuputak mo. Bye. Hello! Brando! Hello! Brando! Good afternoon, Papa. Oh, iha. Ikaw pala. Maaga ka yata ngayon. Eh, wala kaming teacher eh. Ay, siya nga po pala. Sino ba yung kausap ninyo sa telepono? At dinig na dinig ko ang boses ninyo hanggang sa labas. Yung kapatid mo. Kalalabas lang ng kulungan eh. Lumarga na naman. Eh, hindi na sana ninyo pinalabas ng kulungan. Nagliring ang cellphone ko. Sandali lang. Sige po, Papa. At papasok muna ako sa kwarto ko. Oh, hello. Oh, Doc. Ganun po ba? Sige. Pupunta na po ako dyan sa ospital. Oh, sige. Wala pong problema, Doc. Ako po ang may pagkakamali. Pananagutan ko ang lahat ng magagastos niya sa ospital. Oo, sige o. Pupunta na ako dyan sa ospital ngayon din. Sige, bye. Ano pong sabi ng Doktor Inang tungkol kay Ma'am Sophia? May malalabas siyang karamdaman? Eh, wala. Epekto lamang daw yon ang pagkakabangga niya. Siya nga pala. Dumito ka muna sa ospital at magluluto pa ako para sa makakain ni Ma'am Sophia. Eh, pero bakit pa kayo magluluto? Naririto na siya sa ospital. Ako naman eh, pwede na dyan sa tabi-tabi. Anak, pihikan si Ma'am Sophia. Ayaw niya ng pagkaing hospital at ayaw din niya ng pagkaing nabibili lamang sa tabi-tabi. Kaya magluluto ako, kung hindi, nako, hindi siya kakain. O sige na, pumasok ka na sa kwarto niya para paggising niya eh, makikita niyang naruroon ka na nagbabantay sa kanya. Nathan! Aling Shuning! Ah, naririto na pala si Mabel eh. O sige, kayo na munang dalawa ang magbabantay kay Ma'am Sophia. Sige na! Kumusta na kayo si Ma'am Sophia? Nagising na kaya siya? Malamang tulog pa yun dahil in-injectionan daw siya ng pampatulog eh. Kawawa din pala siya, no? Ang sabihin mo, mabuti at hindi siya napuruhan. Kung hindi, o, eh, baka. Lang, dahil walang masamang mangyayari kay Ma'am Sophia. Uy, talagang bati na sila ni Ma'am Sophia. Oo naman. Tignan mo nga. Ang bait-bait niya ngayon.
Ha? Gising na si ma'am. Ma'am! Ma'am! Ano pong masakit sa inyo? May masakit pa po ba sa inyo, ma'am? Gusto ba ninyong tatawag ako ng doktor? Anong kinagawa dito, ha? Ho? Ako ho ba? At sino ba ang kinakausap ko? Hindi ba ikaw? Pwede ba? Umalis ka sa harap ko. Ma'am? Mabuti at narito ka, Mabel. Nasaan ako? Nasaan loob ba ako ng hospital? Ma'am, bumalik na ba ang inyong alaala? Oo. Ang bumangga sa akin, nahuli na ba ng pulis? Dalhin mo ako sa presinto ngayon din at ihahabla ko ang nakabangga sa akin. Ikaw, anong pang itinatayo-tayo mo dyan? Pumunta ka sa police station at ipablatter mo ang nangyari sa akin. Oh, ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na! Opo. Naririto po kayo sa ospital. Dinala namin kayo dito ni Yaya dahil labis na sumakit ang ulo niyo, ma'am. Mabel. Sige, tumawag ko ng doktor. Gusto ko siyang makausap. Ma'am. Sandali lang po. Iha, bakit hindi ka pa nakabihis? Magbihis ka na dahil ihahatid muna kita. Saka ako pupunta ng ospital. Ospital na naman? Di ba't galing na kayo doon nung isang araw? Di ba't nabayaran na ninyo? Oo, pero muli akong tinawagan ng doktor para sa palibagong babayaran. Bakit ho ba? Bigla raw sumakit ang ulo ng babaeng nabangga ko. May hinala ang doktor na naka-apekto yun ng pagkakabangga ko sa kanya. Kaya pinaghanda ko ng medyo malaki-laking halaga. Ano ho? Ibig ho ninyong sabihin obligado pa rin kayong magbayad sa panibagong panggagamot ni doktor? Wala tayong magagawa, iha. Ako ang may kasalanan, kaya dapat lamang na panagutan ko yun. Mabuti naman pala at bumalik na ang iyong memorya. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Ano ho ba ang sakit na naramdaman ko, Dok? Epekto yon ng pagkakaroon mo ng amnesia. At sintomas yon para sa pagbabalik ng nawalang memorya mo. Ganun po ba? Oo, kaya't makakauwi ka na sa anumang oras. Paano? Iiwan muna kita dito. At may pasyente pa akong naghihintay. Siya nga pala. Pasusuno rin ko itong bantay mo para i-reset ako pang mga gamot para sa tuluyang pagbabalik ng iyong memorya. Alin ka, iha? Sumunod ka sa akin sa parmasya para sa karagdagang gamot ng pasyente. Halika! Tuluyan na nga bumalik ang memorya ko. Tandang-tanda ko pa kung paano ako nabangga ng taong nakabangga ko sa gitna ng kalsada. Sino kaya ito at kumakadok pa? Baka si Mabel. Bukas yan, pumasok ka na.
Kumusta ka na? Ah, ikaw? Magkakilala nga ba sina Carding at Sofia? Tuloy na nga bang bumalik ang kanyang alaala? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Batas sa aking kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Emma Dalupe at sa direksyon June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.